for this interview, I have with me one of the countries. Kasi taga Malabon City po siya. Pero it is one of the country's upcoming top designers. I trust this designer. Nakita ko na po mga gawa niya. Nakita ko na po yung mga creations niya. That's why I'm saying he's on his way to the top. He also does styling, but I believe in his capacity as a designer. So please welcome Roman Sebastian. Hello po. Magandang araw po sa inyo lahat. Roman, kwento mo na sa kanila, sa viewers, paano ka ba nagsimula bilang fashion designer? Actually, nag-start ako as a fashion designer nung high school ako. Actually, nag-start ako as a designer nung contest lang, ganun lang. Kasi hindi ko akalain na doon pala ako mapupunta. At nag-start ako sa mga eco-scrap, yung mga material. Yung mga eco-eco, na parang hanggang ngayon, ina-apply ko pa rin siya hanggang ngayon kasi yung mga ganung bagay niya sa iyo ko siyang makalimutan kung saan ako nanggaling. Mabuti naman, Roman. I mean, you are considered talaga na isa sa mga pupunta na doon na designer. Nandun na eh. Maganda mga gawa mo. Talagang ina-appreciate hindi lang ng kliyente, pati ng mga taga-fashion industry. No? Ano ba ang linya ni Roman? Saan mo gustong makilala? Anong linya ang nanggaling? Actually, ako po kasi before, pinangarap ko po kasi maging pinangarap kong makapag-base as a national costume sa mga pangarap. Yun yung pangarap ko po noon. Actually, nag-start po ako last year lang po sa Miss World Philippines. Tapos po, yung nabigyan po ako ng chance doon, hindi ko po akalain na after noon, magsusunod-sunod na po. Kumbaga parang sa isang taon po na nangyari yon, naka-7 national costume na ako. Na hindi ko po akalain na yung pangarap na isang beses lang, isunod-sunod na po. Pero yun ang gusto mong takakin na linya? Before po. Oh. Pero ngayon po kasi, sabi ko nga po kasi, yung medyo na ano ko na po yun, kumbaga nakilala ko na yung sarili ko doon sa national, tapos plus na kilala na rin ako na ibang tao na national. Ngayon po, syempre, gusto ko po ulit makilala naman po sa mga ginagawa kong mga gowns. Kasi dun, yun yung linya ko. Yun ang kikita. Let's face it. Plus na kumbaga yun po kasi yung kailangan natin. Yun yung kliyente. Kumbaga yung costume, yung national costume po kasi hindi naman po napapagawa ng normal na tao yun. Roman, kumusta naman ang mga kliyente mo sa iyo? So far naman po, happy naman po siya. Dapat lang, di ba? Maganda naman po kasi gumawa to si Roman. Tapos Roman, matanong lang kita. Meron ka na bang nakaikwentrong difficult client? Actually, meron naman po. Paano mo siya ina-ayos? Kasi po, before po kasi, actually, yung dati po kasi, ambisyosa po kasi talaga ako. Kumbaga parang gusto ko lahat tinatry ko as a fashion designer. Kasi kaya nga po, parang ako maikukonsider ko yung sarili ko na versatile. Kasi halos lahat ng setting, tinatry kong gawin. Plain, menswear, lahat po. Pero kumbaga, sa lahat naman po yun, para nakikita ko lahat, kaya kong gawin. Hindi naman po ako nag-fail dun sa mga category na yon. Kaya po, parang nangyari po 2017 or 2018, nag-wedding expo po. Actually, may sobrang laki nung pera pumasok dun. Kaso, hindi ko lang po na-anticipate na parang sa dami kong kliyente, kumbaga parang na-struggle. Kumbaga sa dami pumasok, hindi ko lahat accommodate or hindi ko naayos yung timeline ko. Parang nagka-problem ako nung may client po ako na parang ang pakilala niya sa akin is attorney siya. Tapos, as in, na-stress ako sa kanya ng isang taon. Kumbaga parang isa-isa pa ka. Siya yung kliyente na parang gusto niya yung time ko nasa kanya lang. I-chat mo siya, kundi mo pagkabit ng zipper, i-send mo sa kanya, na nakabit mo na to, naputulan mo na yung gento. Ang mga designers po, hindi na naman po isang kinikater nila. Marami din po silang ibang kliyente. Sana maintindihan ng ibang kliyente na hindi lang para sa kanila. Yung bayad nila sa'yo is hindi para 24/7 nandiyan ka sa kanila. Tapos nangyari po nun, medyo parang inaano na niya kasi ako eh. Parang inaharas na niya ako. Meron nang gano'n. Ang dami na niya pong ginagawa sa akin, kung ano naman sinasabi. Tapos parang nakapag-deliver ako ng
ang wedding niya po kasi December 30. Napag-deliver na ako sa kanya first week ng December. Pala. Opo, na-deliver ko na yun. Tapos yung ibang hindi na-deliver, pinansal na niya. Like wedding gown. Pero nakapag-meeting na kami ah. Cancel na daw po, ganun. Siyempre parang ako pa sa stress ko. Sige, okay na para mabawasan na lang yung iniisip ko po. Kasi hindi ko po akalain na parang after December 30, tumatawag siya sa akin, nangingi siya ng refund. Wow. Is hindi daw nagamit lahat ng damit. Wow. Tapos natakot ko kasi, na-demand daw niya. Ako, basta ang dami niya pong panamot. Eh. Singalo. Nakapag-refund na po ng half dun sa total. Tapos po, nalaman ko, parang yung nalaman ko mga ilang buwan na, hindi naman pala natuloy ang wedding. Na yung parang nangyari po is yung mapapangasawa niya, is ano, tawag dito, may dati pang asawa at siya yung pinakasuhan. Na yung stress niya, oh, sa akin niya po. Sa yung binubuntun. Oh. Anyway, Roman, matanong kita, kasi I know you na mahilig ka rin magdamit sa mga beauty pageants. What satisfaction do you get kapag nagdadamit ka ng isang pageant contest? Actually po ano? As a designer, ha? Anong satisfaction? Sa Pilipinas po kasi ano eh, kumbaga parang nandun kasi tayo sa ano eh, tayo ang mahilig sa pageant talaga. Mm. Kaya kumbaga parang sa akin kasi yung reward na nakakapigbis ako ng category, okay, ng pageant as a designer. Kasi doon ko nabibigay yung aesthetic ko at yung gusto kong gawin sa category. Unlike, ikaw yung fan. Oo, oh, okay. Ikaw yung masusunod. Unlike kasi pag-client ko. Kasi, ang client ko kasi ano yan eh, lalo pag-wedding gown, generic lang naman yan eh. Oh, magsisend sa'yo ng pic, tapos depende na sa fitting niya, sa materials, sa details. Unlike ko kasi pag mga ganun binigilis sa'yo, ikaw masusunod. Sa bagay, nakikita ko kasi yung kanyang mga dinadamitan. Dami na rin, Miss Universe Philippines, Miss World Philippines, lahat yata ng pageants. Actually ngayon po, meron po kong project. May naging girl po sa akin, ano, kasali naman po siya ng ano, Miss USA. Ano naman? Miss USA. Sige lang na sige, di ba? Go lang ang go. Roman, nakita rin kita na nagdamit dun sa, ano nga ito, RuPaul's Drag Race Philippines. And I saw that you had a not so good experience with one of those contestants. Okay. Paano mo na naayos yun? Actually po, yun po. Doon po natin masasabi na talagang minsan, aanin mo kung ano yung ipapriority mo. Kasi sumabay po kasi doon yung totoong client. Doon sa ano ko lang, sa passion ko. Kasi yung totoong client, syempre, bigyan natin talaga ng focus yun. Kasi yun yung nagpabayad talaga ng tama eh. Kasi may wedding ako that time yun. Tapos, nagkasabay. Nagkasabay. Tapos yung isa po kasi parang yung drag race lang is ano ba eh, naging friend ko siya. Tapos nakakala ko is maiintindihan niya ako. Na parang pwede bang, kasi nagsabi naman ako sa kanya, pwede ba akong bumawi. Kasi parang isang beses lang naman yun eh, yung pagkakataon na yun. Kumbaga sa akin, alam kong marami ang magandang bagay na naitulong sa kanya. Pero generally, isang tabi na natin yung hindi magandang experience ko sa Drag Race Philippines. How was it? How was it the experience of dressing up somebody in Drag Race Philippines? Paano, bilang artist, ano yung natutunan mo ba or ano yung fulfillment na nabigay sa'yo bilang fashion designer? Ako po ano, ang actually isa rin po sa masarap sa pakiramdam na nag-release ng drag queen. Kasi ano po eh, naniniwala kasi ako doon sa mga drag queen. Lalo po doon sa mga nakikilala ko na parang sila po kasi yung mga tago. Na parang doon nila na ilalabas yung... Totoo lang, hindi ako nanonood kasi hindi ko alam ang idea about that. Opo. So, ganun ba yun? Ganun po yun. Parang nangyayari okay. Po, parang ano, parang other, ay ano nila yun? Kumbaga, outlet. Parang, yes, opo. Oh. Alam niyo, sorry ha, hindi sa nagmaano. Kaya lang, hindi po kasi walang time para makapanood. Opo. Hindi ko pa rin maintindihan yung concept behind it. Actually, sobrang ano po, kung makikinig po kayo ng mga story ng mga tao, as in may inspire kayo. Kasi po ano eh, parang doon yung sila makakausap na parang kung titignan niyo po yung isang drag queen, pag hindi na siya, out of drag na siya, hindi mo siya akalain, siya pala yun. Yung ba, Roman? Yung pag-design, pagdamit mo sa drag race film? Drag, ano ba? Drag race. Drag queens. Drag queens, so.
na in a way ba nakatulong sa aesthetics mo bilang designer? Opo, kasi po ano eh, yung mga nabihisan ko po kasi parang, mas parang na ano nila yung aesthetic mo, nare-recognize po yun. Tapos, kasi ano po ito eh, talagang he's a designer of the young generation. Ako naintindihan ko yung art niya, maganda. Kaya ang tinatanong ko kung did it help? Nakatulong naman. Nakatulong naman po. Kasi po ano eh, ako po kasi naniniwala ako na parang sa aesthetic ko ang kasi na parang magulo nga dahil ang dami kong gustong i-try. Parang ano eh, parang pag ako naman po nag-post sa social media ng like wedding gown, yun po yung mag-inquire sa akin. Yun, pag puro drag queen naman, puro drag queen naman mag-inquire. So in a way, versatile ka pa rin. Kasi you can do any outfit. Kaya nga po ano eh, parang sa akin po ano eh, as a fashion designer, proud ako na kahit saan mo ko ilagay. Pwede. Roman, how do you see yourself against campaign? Against spy? How do you see yourself? Although, wala namang tayong alam sa future, di ba? Pero ano nakikita mo sa sarili mo in 10 years? Paano na si Roman Sebastian in 10 years? Actually, sobrang tinatanong siya. Pero kumbaga parang ano, siguro nakikita ko po yung sarili ko na parang ano, siguro mas big name na like talagang naniniwala kong parang may shop na ako noon. Plus na parang, ngayon po kasi ano eh, masasabi ko po, ako pa rin po lahat eh. Ako po nananahe, ako pa rin nagkakataon. Ganun naman talaga, ganun naman talaga. Kumbaga parang sa time na yun, naniniwala ako siguro meron ako staff na parang nangyayari pwede akong umalis kasi may nag-work na sa pagkakatiwalaan ko. Plus na kumbaga parang 10 years siguro, ano, nandun pa rin yung partner ko para ano, kumakapag pa rin tumagal yung ano, yung ano po. Lahat naman, di ba Roman? Dapat kayo patagal sa inyo. Kasi yun ang pinagkakitaan yung ano yun, di ba? Yun talaga ang inyong business. Develop na, di ba? Roman, paano pag may isang bata, isang araw, may isang bata na lumapit? Kuya Roman, gusto ko rin maging designer eh. Ano ba dapat po gawin? Ako po ano, siguro kung meron ako ipapayo sa mga bata o gusto maging designer, parang ano, maniwala lang sila sa sarili nila. Maniwala sila sa talento nila. Kasi ako naniniwala kung once na may isang taong naniwala sa'yo, ano eh, paniwalaan mo din yung sarili nila. Paniwalaan ang sarili. Kasi paano maniniwala ibang tao kung hindi mo maniwala sa sarili mo, di ba? So, yun, baka may mga batang gusto pagulan, eh si Roman naman madaling makontak. Roman, for future clients or for people who want to contact you, paano ka nila marimush? Ayun po, kontakin nyo na po ako sa Facebook ko po, Roman Sebastian. Tapos sa Instagram ko na The RS Creations Official. The RS Creations Official. So, yan po si Roman Sebastian. Pagtagal ng video na to, eh talaga sikat na si Roman. So habang hanggat may sikat na po siya. Sa totoo lang. Kaya lang habang may oras magkausap po siya, sinamantala ko na po interviewin. Mahirap na rin po kagilapin ito. Na marami na rin ginagawa, marami na rin kliyente. So na ito advantage na may meeting kami, interview ko na si Roman. Very talented designer. Thank you po. Okay, thank you Roman. Thank you po sa pagkakataon. Bye everyone. Bye.